Kauri ay nagsimula sa showbiz nung siya ay pumasok sa TV House. Anong kwento nito? Sobrang excited ko. Ako yung pinakauna sa linya. Tapos na ganyan, habang kapasok ako sa pag-audition na ganyan, si Direk Loren, parang hindi sa pagmamayabang Mama Chay, pero parang mararamdaman mo na para sa'yo yun. Hindi ko naman alam. May gut feel. Yeah, may gut feeling ako noon na parang feeling ko akin to. Is there a time nasa dami ng mga kaguluhan sa paligid sa show business, naisip ni Kauri na umuwi na lang ng Nueva Ecija or ng Japan at ayoko na, tigil ko na to kasi parang hindi naman ako sanay ng ganito eh. Oo, meron. Hindi kasi ako sanay nung ano eh. Nung paglabas ng bahay ni Kuya, nakagulat kasi yung social media, sobrang laking epekto nun sa akin. Ano pinakamasakit na nabasa mo at narinig mo na nag-breakdown ka? Ano ba? Ang sinabi sa'yo ng talent. Parang bakit ka ba dito sa showbiz? Wala ka naman talent. Hindi ka mga ganyan. Hindi ka naman marunong umarta, hindi ka naman marunong kumanta, hindi ka naman marunong sumayaw. Ganda lang meron ka. Isang magandang araw sa lahat ng mga kapamilya natin Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng mga nakatutok sa atin all over the world. Kasama at kapili nyo na nga po ang nag-iisang beshi ng bayan, ako po si Jaiho. Welcome sa isa na namang paandar, pasabog at di makabog-kabog na one-on-one exclusive dito sa Hotspot LAVE. Kasama natin of course isa sa mga pinakaminahal nating housemate mula sa pinakasikat na bahay ni Kuya at napanood din natin sa iba't ibang programa ng ABS-CBN. Let's welcome Kauri Oinuma. Hi! Hi, Mama Jai! Hello mga kapamilya! Kauri Oinuma po. Totoo yan. Welcome dito sa Hotspot Exclusive. Kinakabang ka ba? Oo, Mama Jai. Bakit? Ewan ko ba, paano dati kasi zoom-zoom lang tayo. May paandar ka na. Hindi ba makabang? Pero never bakit ang na-interview na? Parang hindi, Mama Jai. First to. Oo, first. Laging zoom na lang. Laging kasi zoom. Nag-ano na tayo eh, nag-pandemic. Pandemic. Oh, doon lang tayo nag-start maging super close. Super, oo. Dahil sa We Rise Together lang. Totoo. Yeah. At sa kabagutan, super malungkot kami noong mga time na yun kasi parang hindi namin in-expect na aabot ng taon yung pandemic. Akala natin nung una. Yeah. How are you? Kamusta si Kauri? Ngayon, okay naman. Contented naman ako sa kung anong meron ako ngayon. Mapa-family, friends, kayo, andyan naman kayo, work, school. Nag-school na rin ako, Mama Jai. Yes, yeah. Oo. Para lang, at least, wala lang, hindi kasi gusto ng family ko for me, makagraduate ako someday. So, tinutuloy ko pa rin siya lang ngayon. At least na ilalaban, di ba? Yeah. Na kapag ka hindi busy sa career, eh nagiging busy ka naman sa school mo. Mamaya, mas pag-uusapan natin yan. Pero, ngayon naharapan ng interview natin, kaming mga kapamilya, we want to know more of Kauri. Okay. We want to get to know more of Kauri. Yes. Ayan. Si Kauri ay nagsimula sa showbiz nung siya ay pumasok sa TV House. Anong kwento nito? Paano? Bakit mo ginustong maging housemate? Okay. 2016, batch nila Vibory noon. So, pinapanood ko yung lahat ng buong batch nila, season nila. Doon ako parang first na, parang nung bata ako, never ko na mag-inus na mag-artista. So, nung pinanood ko yun, ay parang gusto ko itong maging tulay, siguro if ever, nang para makatulong sa family. Yun lang talaga yung rason ko noon, para lang makauwi kami ni Mama sa Pilipinas, kasi nga sa Japan. Ako, malungkot buhay ko doon, kasi nga parang turista yung touring sa akin ng mga kaklase ko, gano'n, ng mga kakilala kong Hapon. So parang ang hirap mamuhay sa lugar na parang hindi nila sinasabi sa'yo totally na hindi ka welcome, pero yun yung pinaparamdam sa'yo. So, noong 2016, ano pa nga yun eh, noong 2016 sabi ko, nag-tweet ako noon sa Twitter ko na sabi ko someday makakapag-PBB ako, ganyan. Tinweet ko siya, tapos noong 2017 naman, merong anong tawag doon, superstition sa Japan na kapag nagsulat ka sa papel ng wish mo tapos sinabit mo sa puno, matutupad. Ginawa ko yun. So parang July 7 ng 2017, ginawa ko siya. Sabi ko, sana makapasok ako sa PBB. So after 1 year nun, umuwi ako ng Pilipinas kasi alam ko may star hunt na nun. So nagbakasakali lang ako na ba kami audition sa lugar namin, na star hunt. Mm-hmm.
Pero wala akong naabutan dun sa Nueva Ecija. Tapos nung bumalik ako ng Japan, after 1 week, nakita ko sa social media na in-open. Na yung Star Hunt, meron daw pa audition sa Japan. So, Ma! Sabi ko, Ma! Punta ako ng Tokyo! Malayo kasi kami sa Tokyo mama Jai. Parang 8 hours yung biyahe ng train, bullet train na yun. So, sabi ko, Ma! Punta ako ng Tokyo. Audition ako ng Japan. Ay, audition ako ng Japan. Audition ako sa PVB. Tapos ay ganyan, sabi niya, sige, may pera ka. Sabi ko, pinatira naman akong pera mula dun sa nasweldo ko, mula sa pagki-caregiver ko na part-time job. Tapos ayun yan, kulang pa nga yung hinungutang pa ako sa tita ko. Pero after naman nun, parang 2 days before ako pumunta ng Tokyo, so kailangan kasi magpa-book sa train station. Hindi siya pwedeng walk-in-walk. Oo, yeah. Lalo na pag malayuan talaga. So, pagpunta ako sa station, sabi nila, wala na raw available na seat. Sabi ko, Mama, paano yan? Baka di talaga para sa akin yung ganyan. So, nag-antay lang ako ng 1 hour dun. Then after 1 hour, may nag-cancel na passenger. So, kinuha ko na yung seat na yun mismo. And then the next day, after school, 4 p.m, hindi na ako nagpaalam kay Mama. Hindi ko na siya nabutan sa bahay. Nag-train na ako mag-isa, papuntang Tokyo. First time ko mag-travel ng ganung kalayo na ako lang mag-isa. So, 8 hours ako sa biyahe. Nakarating ako ng Tokyo ng 11 p.m. Buti may friends ako doon na pwede din ako akupin. Ano? Kupkupin. Yeah. Pwede ako kupkupin. Kupkupin. Yeah. So, sinaman ako ng friend ko na yun sa mismong venue na audition. Tapos, ako yung pinaka-first. Sobrang excited ko. Ako yung pinaka-una sa linya. Tapos na ganyan, habang papasok ako sa pag-audition na ganyan, si Direk Loren, parang, hindi sa pagmamayabang Mama Jai, pero parang mararamdaman mo na para sa'yo yun. Hindi ko naman alam. May gut feeling. Yeah, may gut feeling ako noon na parang feeling ko akin to. Ganun. So, that day, sumayaw lang ako, nagpakilala ako, pero ang dami ng hints na parang para sa akin talaga yun. Una, tapos mapipil mo naman eh. Yeah, yun nga. Yun nga yung una, yung nag-cancel yung passenger seat. Tapos pangalawa, parang, ewan ko, si Direk Loring, kasi ang dami yung tanong sa akin that day. So, parang, Feeling mo ay interesado. Ano bang kinukwento ko rito? Kinukwento ko lang naman yung part-time job ko, ganyan. And then, the next day noon, nung audition ko, uwi na dapat ako sa amin kasi nga akala ko wala na. Parang, mag-aantay na lang ako ng balita, pero tinawagan nila ako, nasa Tokyo pa ako, sabi sa akin ng taga-Star Hunt, bumalik ka ito sa venue kasi, usually kasi pinupuntahan nila sa bahay. Eh ako, hindi nila ako mapuntahan kasi nga, malayo daw bahay ko. So, pinabalik nila ako dun sa venue, tapos doon nila ako in-interview. So, nagantay ako ng 1 month, and then tinawagan nila ako na parang, bigla, out of nowhere, bigla nila ako tinawagan na, Kaori, kailangan mo na umuwi ng Pilipinas bukas na madaling araw. Oo, parang patulog na ako nung gabi, kakatapos ko lang maligo. Nagre-review ako para sa exam kinabukasan, tapos patutulog na dapat ako. Bigla akong tinawagan na parang, Kaori, kailangan mo na umuwi bukas ng umaga, 9 a.m. yung flight mo. Eh, layo namin sa Tokyo, Mama Jai. Paano ako pupunta ng Tokyo? Wala naman kaming kotse nun. Tapos gabi na rin, wala naman bukas na station. So, ano nangyari nun? Mula sa amin hanggang Nagoya muna kami, natid kami ng friend ni Mama ng kotse. So, 12 kami nakaalis ng bahay namin. Nakarating kami Nagoya, 1 a.m. na madaling araw. So, mag-winter na nun. So, malamig na. Wala kaming pera ni Mama pang hotel. So, ano nangyari? Nagstay lang kami ni Mama the whole night sa labas ng convenience store. Mula 1 a.m. hanggang 5 a.m. Nagstay lang kami. Nagantay lang kami ng oras kasi nga, wala kami mapagstay na iba. So, pagdating ng 5 a.m, bukas na yung station, tsaka na ako hinati ni Mama hanggang Tokyo. Wala ko lang pumunta mula Nagoya hanggang Tokyo. Palipad na ako na. Pabalik ng Pilipinas. Yes, pabalik na ng Pilipinas. Nasabihan ka na, no, na official housemate ka na? Hindi pa. Wala pang sinabi. Kasi ang gulo ng season din namin na yun eh. Parang may challenge muna bago ka maging official housemate. So, parang naguluhan ako. Pero malakas na yung feeling mo na parang, kasi yung iba namang nakasabay ko, hindi naman sila binidyohan, hindi naman sila interview ng ganito katagal, thank you na agad. Pero parang may feeling ka na parang, ay, malapit na ako dun sa moment na sasabihin ako na magiging housemate. Parang ganun. Meron ganun, pero meron din kasi ako nakasama sa Japan na yung iba pinuntahan sa bahay. Tapos ako, hindi ako pinapunta, pero alam kong in-interview na nila ako na parang lahat tinanong nila sa akin. Na
baka sakaling mag-official housemate ka, kaya ini-interview ko din ng ganito. Alright. So, ginaganan nila ako. Pero yung July 7, 2017, kung titingnan mo siya, July is 7th yeah. Month. Tapos 7 yung date mismo, mm-hmm. tapos 2017, so 777. Yeah. Sa angel number, it indicates na parang makakakuha ka ng reward sa lahat ng mga effort mo. Oh. So once you see that number, it's time for you to be happy. Ay, ganun? Yes, totoo. Ganun sa angel number, 777 yun okay. yun. It indicates that kapag nakita mo yun, ibig sabihin, you'll be getting something. Mm. Sa lahat ng trinabaho mo, sa lahat ng in-effort mo, may reward ka. Mm. Yun ang makukuha mo. So parang kaya na kaya ako binibilang, oh, July 7. Baka kaya may ganung superstition sa Japan na kailangan kang mag-wish kasi nga July 7, 2017 is 777, mm. angel number. Diba, meron yan, may 222, pag 222 naman, ibig sabihin, you need 333, yung intuition, yeah, yung 444, about naman sa meant to be, parang mga ganyan something. Pero yung 77, sure ako, yun yung meaning na. And then, anong nararamdaman mo with mama mo na malamig na yung klima, tapos parang wala kayong matuluyan dahil kulang sa pera, yeah. tapos kailangan mong gawin yun kasi gusto mong may makuha talaga. Mm. Actually, habang nasabihin nga kami ni Mama nun, sabi niya, naku, ka na kaya tumuloy? Pero sabi ko, Ma, dito na ako, bakit di ba? Wala! Bakit niya ako hindi pa? So, nakakalungkot na iwan si Mama mag-isa ron kasi mag-isa lang siya. Dalawa lang kami nun eh. So, pag iniwan ko siya, sino makakasama niya? Eh, sa akin din pala naman sa'yo nanay ko nagkakasama. So, parang nagtatalo na. Huwag nila uwi na lang or pero sabi anong nanaig? Tutuloy ko pa din. Para sa akin yan. Para din sa amin na. Para maiuwi ko siya sa Pilipinas. Yun yung pinakagulo. And then, nagsimula na mapasok mo yung bahay ni Kuya. Anong nangyari? Nakita naman natin na naging matagumpay, naging successful. I'm sure marami na nakapanood nung buong naging journey mo sa PBB, mga fans mo and everything. Nung nasa loob ka ng bahay, ano yung nagpa-stay sa'yo na hindi ka pwedeng magpatalo sa mga challenges sa mga kaya? Nagpa-stay sa akin? Kailangan mong magpatuloy mo? Family ko. Yeah. Dati kasi, lumaki ako na parang wala akong belief sa sarili ko. So, sabi ko, gusto kong isa yon sa matutunan ko sa loob ng bahay ni Kuya. Yung maniwala ako sa kakayanan ko. Hindi papakita ko sa family ko na hindi pwedeng mag-stay lang ako dyan. Kailangan ko lumabas sa comfort zone ko. Which is, ayun, hinayaan ko yung sarili ko na mangyari. And then, habang tumatagal, nakikita ko naman yung progress ng sarili ko, ganyan. And lagi ko lang sinasabi na lahat ng ginagawa ko para sa kanila. Para din sa sarili ko. Ano sabi ng mama mo nung time na yung pangalang Kaori Oinuma ay nakikilala na? At marami nang humahanga kasi isa ka sa maraming fans nung PBB talaga magpahanggang sa ngayon na nandyan for you. Anong reaction ng nanay mo? Natutuwa siya. Parang minsan nga pag umuwi siya ng Pilipinas, parang nakikilala ka, no? Ganun siya. Na parang kasi sa Japan din naman ganun. Nakakilala lang sa akin yung mga Pinoy doon. Kasi sa Pilipinas pag nagmamalo kami, parang natutuwa siya na parang, uy, nakikilala ka, magpa-picture, parang may nagpapapicture sa'yo, pa-picture ka, ganyan. And then, lagi niya ako pinapaalalahanan na magpasalamat ka parati sa fans mo, kung meron gusto magpa-picture sa'yo, pakuha ka kasi baka yun lang nakapagpasaya sa kanila, ganyan. Hmm. Ano na bago sa buhay mo after everything that happened? Well, sa buhay ko, malaki. Naging independent ako. Ngayon, hindi naman lahat ng bagay kaya ko, pero sinusubukan ko kaya din. Sa family ko, nakakatulong na ako sa kanila. Yung mga kailangan sa bahay, kung may kailangan ayun sa bahay, si mama na susuportahan ko. Well, hindi ko pa man siya maiuwi totally dito sa Pilipinas. Yung hindi na siya babalik ng Japan, pero kaya ko na siyang pauwiin ng Pilipinas kung gusto niya, kung kailangan niya ng bakasyon, ganyan. Ayun, yun yung naisusubli ko sa kanya ngayon. Nambongga. Kung hindi naging artista si Kaori, ano siya dapat? Siguro college student ako, pero dito pa rin sa Pilipinas. Sabi ko noon after ko graduate ng senior high school sa Japan, gusto ko talaga mag-college dito sa Pilipinas. So siguro
naka-tourism. Yun ang gusto mong kunin? Noon, yeah. Ano bang pangarap mo ng bata? Flight attendant. Gusto ko lumipad. Yeah. Tapos ngayon, nasa isip mo pa rin ba na pagsabayin? Yung career and study? Mm-hmm. Yeah, oo naman. Ngayon, tinatry ko pa rin pagsabayin. Doon mahirap siya pagsabayin, pero time management talaga kailangan. Which na gagawa mo siya? Yeah, pinipilis ko talaga. Gusto ko ibalik yung dating ako, yung galing Japan na as in super ano ko sa school, yeah, school studies, ganyan. Yan, parang nababalansi ko lahat. Mm-hmm. Totoo. Nakakahappy, no? Kasi syempre parang dito sa showbiz, may kasabihan na hindi lahat kayang tumagal at hindi lahat maaatim o masisikmura yung ganito kagulo na trabaho. Gulo dahil yung pressure nandyan, yung mga nasasabi ng tao nandyan, kailangan maging perfect. From Kaol Oinuma na sabi mo nga mahiyain, na hindi naman talaga into pag-artista, paano mo na-conquer lahat yan? At sino yung taong nandyan for, to support you para hindi ka mapagod dun sa bagay na ginagawa mo? Una, si Kuya. Ayun, si Kuya Brother. Siya yung talaga yung nakapagpa-realize sa akin na nung sinabi niya nasa labas ang tunay na laban, hindi ko siya naiintindihan. Pero nung nasa labas na talaga ako ng bahay, nung ko siya na-realize na o nga, ibang-iba yung challenges sa loob ng bahay sa labas. Kasi sa labas, kasi nakaka-drain talaga. Which is parang, for me naman, nakaka-proud sa sarili ko. Kasi parang, yung mga araw na akala ko, hindi ko malalagpasan. Pero, napagwagian ko naman. Ang mga nakatulong sa akin, si God, lahat talaga, lahat. Kayo nga, di ba? Parang church tayo minsan. So, every time na lumalapit ako kay God, parang nare-release ko yung mga bigat, ganyan. Mga friends ko sa Japan, yung mga Pinoy, sila, paglalabasan ko rin sila. Sila rin yung nagpapa-realize sa akin na tingnan mo kung gaano ka nakalayo ngayon. Tandaan mo na kami yung unang naniwala, so hanggang ngayon naniniwala kami sa iyo. Ganyan. Yung mga friends ko nung high school dito sa Pilipinas, tapos yung mga friends ko sa showbiz na as in, unexpected, like kayo, sila ti Jillian, sila ti Charlie, sila Belle, sa JC, and... Mm-hmm. Is there a time na sa dami ng mga kaguluhan sa paligid sa show business, naisip ni Kaori na umuwi na lang ng Nueva Ecija or ng Japan at ayoko na, tigil ko na to kasi parang hindi naman ako sanay ng ganito. Oo, meron. Yeah. Ikwento mo nga sa amin. Hindi kasi ako sanay nung ano eh. Nung paglabas ng bahay ni Kuya, nakagulat kasi yung social media, sobrang laking epekto nun sa akin. Kasi dati hindi naman ako social media. So ngayon na parang pag nakakabasa ka sa social media na parang maling bagay tungkol sa'yo kahit wala ka naman ginagawa, parang masakit. So parang ano lang kasalanan ko sa kanila, ba't nila sinasabi sa akin yun? So hindi ko kaya yung ganun, super hina ako. So, ang pangit masabihin na ako ayoko sinasabi ko yung mga weaknesses ko kasi nga gagamitin ng mga tao yun against sa akin. So, yung mga nababasa ko sa social media, ganyan. Pero natutunan ko siyang baliwalain na ngayon. Kasi, nakaka-drain lang, nakakapagod lang. And then, ayoko mag-explain sa mga taong hindi ka naman lubos na kayo. Yeah, at sarado yung utak. And, naniniwala sa kung ano lang gusto nilang paniwalaan. Yeah. Ano pinakamasakit na nabasa mo at narinig mo na nag-breakdown ka? Ano ba? Na sinabi sa'yo ng tao. Parang bakit ka ba nito sa showbiz? Wala ka namang talent. Hindi ka nga ganun. Yeah. Hindi ka naman marunong umarta, hindi ka naman marunong kumanta, hindi ka naman marunong sumayaw. Ganda lang meron ka. Ganda ba ka ako? Parang sakto lang naman ka, ganda ko. Yung mga ganung bagay. Yeah. And then, pagka nadami na rin yung family ko doon. Kinakausap mo si mama mo pagka ganung level na yung natatanggap mo? Kinikwento mo sa kanya? Pag super duper, hindi ko na talaga kaya. Pero pag kaya ko naman. Kasi mama Jane, hindi rin ako lumaki super vocal sa feelings ko kay mama eh. So, most of the time, kinikimpin ko talaga siya. Hindi rin ako nagsasabi kahit na kanino unless super mapagkakatiwala ako talaga or like hindi ako huhusgahan, gano'n. Anong advice ng mama mo nitong mga times na nakakapag-open up ka sa kanya?
Si Mama kasi mas dun siya sa madaling paraan. Mm-hmm. So every time sinasabi ko sa kanya yun, anak, uwi ka na lang kayo rito sa Japan. Dito ka na lang, samahan mo ako, ganun. So yun yung lagi niya sa sinasabi. Pero ako, pag narinig ko naman yun, nati-trigger ako, hindi maayoko umuwi. Kakayanin ko to, tatapusin ko to. Paray. Kamusta yung family mo sa Nueva? Kasi si Kaori po, sa mga ninakakalam, pag wala po siyang ginagawa na sunod-sunod na trabaho dito sa Manila, she always make it a point na umuwi doon. Kasi parang yun yung hingahan niya. Yeah, oo. Tsaka bumabalik ka sa kung ano ka dati, ganun. So yun yung nakapagpabalik sa akin. Madalas ako umuwi ng Nueva Ecija ngayon kasi may baby sa amin. Nanganak yung asawa ng kuya ko. So, ang saya nung may baby sa bahay, may bagong tao. Kasi, di ba sabi nila pag may nawawala, may bago dumarating. Last 2019 kasi, nawala yung tatay ko, si Papa. So, ngayon 2022, blessing sa Papa amin. Papa na talagang tatay mo talaga. Stepfather ko. Stepfather. Yeah. So, ngayon 2022, bumalik. May dumating na blessing si baby. Baby sa amin. Dumagaling. Alam mo ba, hindi ko sinabi sa'yo, pero nagkakausap ko ng mama mo. True ba? Ano sinasabi? Sabi ng mama mo, nag-reply siya pag mama may post tayo. Sabi friends niya, ba kayo sa, ano? Hindi, sa page ko. Ah, okay. Sabi niya, keep safe. Sabi niya, Jai, maraming salamat sa paggabay mo kay Kao. Oh. Mag-iingat kayo palagi. Tapos, sabi ko, opo, tita, napakabuti po ng anak ninyo. Sabi niya, mag-ingat kayo palagi, work mode muna ang nanay. Yeah. Diba? Diba? Work mode page. Mm-hmm. Bakit? Bakit ayaw niyo tumuli sa pagkatrabaho? Kasi ako hindi ko pa rin kaya tulungan. Totally si yung kuya ko tsaka yung kapatid ko. So kailangan na yun magtrabaho para sa kanila. Pero diba, dahil sa pagsisipag mo sa showbiz, meron ka naman ng mga napundar. Yeah. Like, surprise mo for mama mo. Mm-hmm. Yeah. Mga ganun mga bagay. Diba? Yeah. Fairness. At ako na lang, basta secret. Oo, basta yeah. Secret. Oo. I'm sure ako pa lang. Secret kaya? Kasi nga, syempre. Nakabing yun. Oo, diba? Totoo yan. Ano pang dream ni Kaori sa career niya? Gusto ko dumagal. Yeah. Hindi ko naman hinahangad yung super duper sikat. Siguro bonus na lang yun, pero gusto ko tumagal. Tumagal. Yeah. Anong pinaka natutunan mo sa showbiz? Pagiging patient mo sa mga bagay-bagay. And then, pagiging contento mo sa kung ano meron ako ngayon. Kasi, yung mga madaling bagay na dumarating, madali rin mawala. Ganun yung natin. And then, appreciate mo lahat ng binibigay sa'yo. Mas better nang meron kasi sa wala. Totoo. Kamusta puso? Okay naman. Happy. Happy? Yes. Minsan kang bilang kaibigan, alam ko minsan ka na-hurt. Ano naging lesson mo doon sa sakit na yun, sa pain na yun? And paano mo ibinangon yung heart mo at yung sarili mo para makapag-move on at mag-get over yung pain na yun? Isa-isa yung tanong. Ano mo na yung unang tanong? Unahin natin. Parang naiyak ka na. Unahin natin, naranasan mong masaktan sa pag-ibig. Paano ka nakabangon doon? Paano ba ako nakabangon doon? Hindi ko minadali yung healing ko. Paano ko nakabangon? Tama ba? Question. Hindi ko minadali yung pag-heal ko. Parang, ako kasi intindihin ko lahat. So, intindi ko na baka nagawa niya yun kasi nasaktan siya ang tao. Kasi naniniwala akong hurt people. So, nakakasakit yung mga tao nasaktan. So, baka nga nagawa niya sa akin yun kasi may bubuk siya, ganyan. Oh my gosh, baka ma-issue to. Jay, di ba? Hindi. Ewan ko, ako tinatanong ko lang naman kung nung nasaktan ko, wala ako pinapangalanan. Okay. Baka may sa Japan pala to. Okay, sa Japan. Sa Japan, bata pa kasi ako noon. Ay, hindi, ano ba? Nasaktan. Siguro, nililihis na ako ni Lord sa mga bagay na makakasira sa akin, kaya nawawala yung mga taong minahal ko na hindi talaga para sa akin, ganun. Hindi talaga para sa buhay ko. And then, dumadaan lang sila, ganun. Pero hindi mo in-invalidate yung naramdaman mo, yung feelings mo. Hindi. Ninamnam mo yung pain, yung sakit.
nag-open up ka sa mga malalapit sa iyo o mas pinili mong magsarili ng ikaw lang na nag-open up ako kasi kailangan ko kasi pag hindi ko ginawa, feeling ko mababalutan na ako. Actually nga, ano eh, sa iba ko pa nalaman, ganun. Mm-hmm. Yeah, actually, yeah, sa iba ko pa nalaman, ganyan. Pero, the end of the day naman, acceptance. Na, hindi talaga lahat. Nang gusto mo. Nang gusto ko, makukuha ko. Hindi lahat makikita yung value ko. Ganyan. Pero lagi mo tatandaan that you are worth it. Yeah, lahat tayo. Maski yung taong nakasakit na yun. Correct. Totoong totoo yan. Ano yung natutunan mo doon? Na learnings mo doon? Sa heartbreaks ko? At yung binaon mo? Yeah. Binaon ko, forgiveness. Para siyang medicine. Parang it will heal you. Ganyan. Mas mag-grow ka, mas malalaman mo kung saan ka dapat nagsettle. Ganyan. Mas dapat mo munang kilalanin talaga ng mas maigi. Ang isang tao? Yeah. Ganun. Tsaka parang, wag mo tataasan yung walls mo after yung heartbreaks mo. Kasi parang, Mahirapan ka lalo. Yeah. Na mag-open up, baka may taong nandyan na for you. Yeah, bulag ka lang. Nabulag ka lang kasi nga parang hindi inuunahan mo yun. Yeah. Hindi. I'm in pain. Yeah, tsaka wag ka magpapakain doon na hindi ka kamahal-mahal. Dahil nasaktan ka, dahil sinaktan ka. Lahat naman tayo kamahal-mahal. Ako lang yung nasaktan ka. Hindi ka kamahal-mahal. Sabi nga the ones, kamahal-mahal ka. Totoo. Yeah. Totoo yan. Pero ngayon, di ba, at least lahat ng mga learnings, sa lahat din na nanonood sa atin, hindi lang kay Kaori, I'm sure na pagdaanan natin lahat yan. Lahat naman tayo nagmahal. Mm-hmm. Lahat naman tayo umibig. Kaya ako lang naman siya tinanong. Nang kahit wala akong gustong i-sabihin na specific na tao. Pero alam mo yun, kahit na kanino mo yun na-experience, yun yung mga dapat matutunan, lagi mong babaunin, kasama yan ng pagtanda. Oo. However, kung natanong sa'yo, nakilala mo ba ever yung tunay mong tatay? Yeah, nakilala ko naman. Siguro na once or twice. Yeah. Nakakausap mo siya? Parang siguro mga once in every 3 months, ganun. Mm-hmm. Kamusta relationship mo? Parang, ganun parang, ano lang. Hindi ko siya makitaan ng tatay figure. May gusto kang itanong sa papa mo? Like, kunyari? Actually, Mama Joy, wala eh, happy ako. Naging happy talaga ako si Chris as stepfather ko. Dahil napunan niya? Oo. Mm-hmm. So, parang nung na-meet ko siya, actually nga Mama Joy, nung na-meet ko siya first, noong 2017, sa Japan na ako, sinabihan siya ni Mama na sa Japan na kami. Tapos hindi pa naniwala yung tatay ko na yun, na anak kanya ako. So, nagpa-blood test pa, ganyan. And na-hurt ka? But... ako, kasi nga may stepfather naman ako. So parang hindi. Parang, sige, bahala ko. Yeah, mas nasaktan si Mama noon. Mas siya yung may... So, sabi ko, ba't ko pa pipilit yung sarili ko sa ganun kung kailangan pang may patunayan, eh, hindi pa ba naniwala? So, nung na-confirm naman na parehas kami ng dugo, ayun, nakipagkita siya sa akin. Pero parang sa'yo, chill na lang kasi chill na lang, okay. Okay naman yung stepfather. Mm-hmm. Parang, pero at least, parang may nabuo sa pag-ata ako na nakilala ko. Okay. Kahit pa ba yung tatay ko, biological. Okay. Yeah. Pero at least ngayon, malinaw sa'yo na wala kang grudge or hindi ka galit doon wala sa pangalaman. Wala naman, wala. Kasi diba yung mga ganyang kwento, normally, parang galit ako sa tatay ko kasi bakit hindi niya ako pinanindigan, bakit hindi niya tinulungan yung nanay ko na ipagpataguyod ako, bakit gano'n, diba? At least ikaw wala kasi nakaharap ka ng someone na magpo-fulfill. Yeah, oo. In fairness. Tsaka matanda na rin siya para pagbigyan ko pa ng sama ng loob, yeah. Ang taring, no, you are truly a kind-hearted person. Diba? Ang bongga. Eto, gusto kong malaman syempre, ngayon, tuloy-tuloy ang mga nangyari sa career, latest ang Tara G. Maraming natutuwa kasi parang unti-unti pinapatunayan mo talaga yung mga paratang sa'yo na hindi naman marunong umarte yan, ganyan. Anong masasabi mo na napapakapit na sila sa'yo at na bibigyan nila ng pansin from his into her, nakikita nila yung mga scene mo na actingan talaga, maganda? Well, thank you sa mga nakaka-appreciate and of course,
hindi naman sa hindi ko pinapansin yung mga masasamang comments. Siguro ginagawa ko siyang motivation ko. So, thank you rin. And sa mga basher talaga, like, ewan ko, parang minsan wala ka na rin talaga magagawa kasi hindi mo naman sila magpilit na gustuhin ka. Pero super na-appreciate ko yung mga tao na-appreciate din ako. What's next for Kaori? What's next for Kaori? Well, abangan lang natin. May mga dapat abangan. Yeah. Na-excite ako sa mga dapat abangan kasi syempre, di ba, parang ito pa lang yun eh. Mm-hmm. Yung kasi nagka-pandemic, may mga na-pause na projects and everything. Ngayon pa lang talaga darating yan. Advice mo sa mga kabataan, kasi yan ang marami mong fans, di ba? Mga bagets na nangangarap din na gusto nilang sundan yung yapak mo. Lahat tayo may sarili-sariling timing. Mm-hmm. Naging grateful tayo sa kung meron tayo ngayon, but at the same time, mag-work hard din tayo para sa mga bagay na gusto pa natin marating. And huwag tayo matakot na lumabas sa comfort zone natin para mas mag-grow tayo. Thank you so much, Kaori Oinuma, at salamat sa time mo. Thank you, Mama Jai.